Pero very supportive sila sa pag-showbiz mo. Nung una, yung daddy ko after a while, hindi masyado because ang unang deal namin, hanggang 12 lang, eh, masaya, di ba? So, tumawad ako. Wedding lampas 12. Pumayag naman. Hanggang sa wala na, hindi na nangyari. Hindi na na-stop. Kasi, andyan eh. Mahirap na awatin eh. Tsaka nag-e-enjoy naman ako. Kasi syempre, ang worry lang naman yung ng magulang, baka ma-stress ka, baka mapagod ka, baka hindi ka na makapag-aral. Nagawa ko naman. Nakapag-aral. Hindi naman, hindi naman na napabayaan. Okay. Di lang nakapag-college, pero okay pa rin. Oo, pwede naman bumalik anytime. Hindi, at saka may condition lahat yan. Since ito, hindi mo gagawin, kailangan i-supplement mo yan na magbasa ka, para hindi ka nahuhuli. Para may alam ka. Para may alam ka pa rin. Pero nung pumasok ka, Ate Janice, sa showbiz, dito mo rin daw, or dito mo unang naranasan ang pagmamahal. Or, wow. Babalik talaga tayo doon. Sige, talaga muna. Sino nga ba yung una mong love? Si Gabby Concepcion. Gabby. Ayan. Saan kayo nakasama? Sa Puppy Love, sa movie na Puppy Love. So, kumusta naman? So, yung ba time na yung puppy love lang din? Oo, mukhang ganun, di ba? Mukhang ganun kasi 14 lang naman ako noon. Pero, di ba, ang sarap ng feeling. Oo. And then, nawawala din yung feeling na masaya. Gano'ng katagal yung puppy love din kay, ano, kay Gabby? More than a year. More than a year. Dalawang aw-aw lang. Aw-aw! Tapos, dumating si Aga Mulak sa buhay mo. Mm-hmm. So, hindi naman lingid sa kalaman ng lahat na meron kayong anak. Yes, si Luigi. Si Luigi. Mm-hmm. So, nung panahon ba na to, Ate Janice, were you ready na magkaroon ng anak? At 18 years old, nobody is ready. At 18. Diba minsan nga pag sinasabi mo, kahit nasabihin mo na pagdating ng 22, mag-aanak na ako, feeling ko ready na ako, you're never ready. Syempre hindi ako ready. Kaya lang, when it's there, when the situation is there, pag alam mong nandyan na, hindi ka na pwedeng umarte. Syempre kung ano yung kaya mong gawin, ano yung alam mo, ano yung naiintindihan mo sa pagiging nanay, yun ang mangyayari. Kasi andyan eh. So, gaano kalaki yung adjustment na ginawa mo? At saka paano ka sinuportahan ng family? Well, to begin with, I was pretty lucky kasi, well, I was still living with my parents. My parents were there to support me. So, kung halimbawang kailangan kong magtrabaho, at least alam ko, mami ko ang nandodo, nag-aalaga sa anak ko. Diba? So, secure na secure ka doon sa fact. May kaagapay ka. Ang kasama mo, hindi lang isang tao, kundi buong pamilya.